Hi, Mugs Works and Hobbies! Welcome ulit sa channel ko. So, bago tayo mag-start sa ating video, may mga nais lang ako i-shout out, no? Una, salamat sa mga kaibigan nating mga vlogger din. Kagaya ni Sir Joey Tech PH, no? Salamat. Sir Joey. Kay Amyanan Tech, mga vlogger din na magagaling, no? At yung Atsus channel. So, salamat sa inyo, mga kapwa ko YouTube vlogger. So, supportahan din natin yung mga channel nila, no? Mga mahuhusay din na mga vlogger. At nais ko rin pasalamatan si Sir Arniel Alfanta. Sir, salamat sa order mo na ESR meter. So, sana mag-i-enjoy ka sa paggamit niyan. Shout out kay ML Gaming, kay Erlan Jean Mutya, at kay Bianca Rose. So, salamat sa inyo sa patuloy na pagsubaybay sa ating channel. So, this time, ang ating video ay may kinalaman sa welding machine, no? Yung IGBT welding machine, yung electronic type na welding machine. So, sana may matutunan kayo sa video na ito. So, watch this. Welding machine ang gagawin natin ngayon. So, walang power. Shinsetsu ang brand nito. So, tara, samahan niyo ako at gawin natin to. So, pagkatapos mabuksan ang cabinet at ma-check yung siyempre yung cord una, tapos yung main switch niya sa likod, okay naman. So, dito tayo sa kanyang IGBT na transistor, no? Usually, ito ang nagiging sira lagi sa mga inverter na welding machine. Nagiging shorted to, kaya kung minsan, hindi magkakaroon ng power. So, yamang shorted, itest natin using continuity mode ng ating digital tester. So, dapat walang beeping, no? Walang beep na maririnig kung normal yung IGBT. So, mayroong tunog, no? Indication na shorted siya. Yung kanyang collector emitter pin. Kasi yung left nito ay gate, ano? Yun naman lagi, collector emitter ang shorted. So, may shorted dun sa kabilang side. I-check din natin dito sa kabila. Yun, shorted nga. Nag-beep, no? Usually, ang nagiging shorted sa mga ganitong welding machine, dalawa. Yung dalawa, okay. Tanggalin natin to. Ito yung challenging sa mga Chinese na ano, ng mga product pag electronic, napakatigas ng kanilang soldering lead na gamit. So, kailangan natin ng at least mataas-taas na wattage na soldering iron, like 60 watts, 100 watts. Pero ingat din tayo, kasi kung minsan sa sobrang init ng iron natin, nasisira yung board, no? So, ito pang challenging na isa, ayaw matanggal ng screw, siguro na deform, no? Kasi umiinit to eh, yung aluminum. So, gamitan natin ng ibang tool. Gamit tayo ng vice grip. So, ewan ko lang kung hindi ka pa matatanggal. Yun, tanggal. So, tanggalin natin itong apat na transistor na ito, IGBT. Tapos, itry natin i-plug. Pag nag-on, ibig sabihin ito yung kumpirmado talagang may problema to. Pero shorted naman, nakita sa tester kanina, nag-beep yung continuity, dapat walang tunog yun eh.
Ito yung mahirap. Tigas. So, tingnan nyo mga kaibigan, no? Kung paano ko tanggalin kahit 30 watts lang yung soldering iron ko. Siyempre, lalagyan ko muna siya ng fresh na soldering lead, no? Tapos, subukan ko ingat yung isang pin. Tanggalin muna natin yung isang wire na yan. Tapos sabay kong iinitin yung ano base yung sa gitna tsaka yung number 2 tsaka number 3 na pin, no? Sabay hila, ayan. So ingat din ha, baka masira yung board, ayun. Huwag pilitin pag hilaw pa, no? Shorted. So, shorted to, no? So, tingnan natin yung number. Ayaw yata mag-focus ng camera. Oops. Adjust natin. Number ng IGBT niya is FGH 60N60. So ito yung number. Kagaya nung nabanggit ko kanina, usually ang nagiging sira dito dalawa. So tanggalin natin yung isa pa. Ganito lang yung technique, no, sa pagtanggal ko. So lagyan mo na ng fresh na lead, tapos initin yung dalawang pin sabay, tapos hila. Ayun, ganun lang kasimple. Confirm natin if shorted nga. Ayun. So kahit sa diode mode, no, may 0.002. Continuity mode, try natin. Ayun, meron talaga. Tumutunog. So, shorted ito. Kaya ayaw mag-on, no, walang power. Itong isa, try natin. So, ganito dapat. Sa continuity, walang tunog. Hindi magbi-beep. Diode mode tayo. So, collector, gitna, emitter, yung black. Tapos yung left gate. Try nating i-pitik. Lagyan natin ng ano, voltahe yung gate. May trigger, 2.6 volts. No? Ayun. Nagkakaroon ng ano, trigger yung collector, emitter, pagpitik ng gate. So, ganun dapat. So balang araw gagawa tayo ng video how to test sa mga special electronic component, no, makakatulong 'yon sa mga beginners. So medyo busy pa. So marami tayong naiisip na mga video na pwedeng gawin na makakatulong sa mga kaibigan nating mga gustong maging technician, nag-aaral ng electronic. So busy lang talaga 'yan, eh, no. So maglaan tayo dyan ng ano, balang araw pag medyo pag kumita na yung channel natin. Kaya keep on supporting lang mga kaibigan, mga subscribers natin. Pag kumita na, medyo makakuha tayo ng extra day para gumawa ng mga videos para din sa inyo, no, mga supporter natin. Okay. I-clear muna natin yung hole. Hirap talaga. Tigas ng ano, no? Tingga. Meron akong 100 watts na soldering iron. So, nakalimutan ko lang sa bahay. Di ko nadala. So, pagkatapos matanggal yung IGBT, yung apat, subukan nating i-plug kung magkakaroon ng power. O yun, meron ng power. Kanina, wala. No? So, hindi ko lang nakuha na ng video. So, yan, may 0-0 na, oh. Op, baka mga kuryente. Hirap eh. Pero ako wala talagang kuryente. Naninigurado lang tayo.
sa ano yan, sa adjustment ng current niya, no? May power na. So, contractor ang may-ari ng welding machine ito. So, pinabilaan ko na lang sa kanya ng apat. 250 pesos daw yung isa. So, apat, 1,000. No? So, huwag kalimutang maglagay ng silicone compound. Sa mga video na ina-upload ko, pag nagpapalit ako ng mga semiconductor na nakadikit sa heatsink, talagang inuulit-ulit ko na huwag ipagwalang bahala ang silicone compound. So mahalaga talaga 'to, no? Para mas tumiba yung gawa natin, para mas mabilis mag-transfer yung init. Ayun. So thank you kay Mr. Ramon sa pagkuha sa atin ng video, no? Siya yung kumukuha ng video sa akin. So, wala akong sapatos. Kaya tinan nyo na tatasikan ako. So, working na ulit ang welding machine na ito. Maraming salamat sa panonood. Sana may natutunan kayo. Hanggang sa muli. Paalam!